everyone. I'm Coach Bean Squario from Sabuanga, Cebu Guy. Nakilala ko itong online platform through Facebook. May nagad sa akin randomly. In-accept ko naman. And right after that, minessage niya ako directly sa Messenger. Tinanong ko kung gusto ko ba itong kumita. Gamit lang ang online platform ng community. Kahit nasa bahay ka lang. That time, maghahanap ako ng magandang opportunity na pwedeng baguhin yung buhay ko. Buhay ng pamilya ko. Eh, nung nalaman ko yung puhunan, nagulat din naman ako kasi, syempre, hindi ko in-expect na may puhunan pala. Pero, good news kasi may pera naman ako talaga that time. Kaso nga lang, nagdududa ako, tao lang, diba? Nagdududa. Tapos, natatakot din na, diba, kahit walang maging resulta dito. Pero, yung takot ko, yung duda ko, ayan, ginawa ko lang siyang positive. So, sabi ko, what if itong duda ko, what if itong takot ko, ito na pala yung magpapabago ng buhay ko. Ito na pala magpapayang sa akin. And I hope, ikaw na din. By the way, I'm Marlo Cruda, former security guard. Paano ko nakilala ang online platform? Dahil po sa isang katrabaho ko dati na pre-present sa akin itong online platform. At sumali ako dito dahil po wala po akong ipon sa trabaho. Hi guys, by the way, my name is Dennis Caiwan and I am from Leyte. And now, nandito po ako ngayon sa Manila and also, ginawa ko po ito as a full-time. And full-time po ako as a young entrepreneur po dito sa community natin. And so, nakita ko rin po ito sa Facebook lang din, sa isang page lang po, naghaw lang po ako doon. Tapos, nakita ko po kung gano'ng maganda yung marketing plan nila, yung kitaan, yung products, and also, marami pong iba. Tsaka yung napakaganda dito is yung community. Community na nagsusuporta sa bawat isa dito. Kasi dito, may support system tayong tinatawag. Kaya doon, nagandahan ako mismo doon sa support system. From a very short span of time, unti-unting binago yung buhay. Sobrang napakaganda dito. Alam kong na-inspired ka rin. Kaya, ikaw naman yung name. Coach, Nabenda Podio, no? Nakilala ko ang opportunity na ito dahil sa isang kaibigan na nag-chat sa akin na sabi niya, gusto ko ba daw magkaroon ng extra income. So that time po, siniro po ako sabay, nagtatrabaho na din sa farm sa Manukan. Nausap ko, syempre gusto ko magkaroon ng extra income. Kaya, ginawan ko talaga ito ng paraan para maka-join ako dito. Nangutang ako, in-advance ko yung sahod ko para lang maka-join sa community na to. And congrats na naka-join ako dito and napakaganda ng community talaga nito. So I hope ikaw nang susunod sa akin na mag-join. I am Coach Jermaine Aquino from Malolos, Bacan. I'm former DPWH road side worker po. Paano ko namin itong online platform, may nag-message lang sa akin na di ko siya ka-advancement din. Trigger lang kumbaga. Pero sa employee, gila ko lang din ang paraan ng hiramin na yun, nag-send lang ako nito yun. Kasi gusto ko rin makapagdagdag ng source of income. And I hope ikaw rin. Hi everyone, I'm Coach H. Irinko and I am a former factory worker. Nakilala ko po itong community na to dahil sa isang katrabaho ko dati. Actually, 2019 pa po nung invite niya akong sumali dito na manood ng Zoom event. Pero binaliwala ko po. Pero nung one time po, 2021, sinubukan niya po ulit akong sendan ng link. At yun, sabi ko, bakit hindi ko subukan? Makasakaling nandito yung buhay na hinahanap ko, di ba? Nag-join ako, manood lang ako ng Zoom event. And yun, nagustuhan ko yung community. And ginawa ko kagad ang paraan ng utang ako. Tapos lahat ng ipon ko at yung sahod ko, inabail ko. And ikaw naman ngayon yung Hi, my name is Denson Marcos from Ilagan, Isabela. Isa po akong isang Ilocano probinsyano. At I'm a former truck driver. At paano po ako na-invite dito? Meron pa akong stranger na kaprobinsyano na nagpa-introduce sa akin ng business na to. At doon ko po nakita kung gaano po kaganda. In-explain po niya maigi, na-inspire po ako. At paano ko po nagawa ng paraan? Umutang po ako kasi walang-wala po akong pera before. Kasi ang pera kong naiipon sa pagiging truck driver, nauubos lang. Resibo, edad lang ang naipot ko. Kaya, kung ikaw ay na-inspired sa aking kwento, ikaw naman na ang next. Hi everyone, I'm Coach Proden from Iligan City. Isa po akong provinsyano, Bisaya. Andito po ako sa Manila, nakapagsaklaran lang po para magbago yung buhay ko. Then, nakapasok ko silang trabaho dito sa Manila, isang housekeeping. Then, ayun, paano ko ba nakita itong opportunity na ito na nakapagbago ng buhay ko? Simple lang sa Facebook lang din, sa my day, nakita ko yung taong sobrang successful na ang ganda na ang nangyari sa buhay niya. Dahil ayun, tinulang ba naman ako na isa lang housekeeping. Nilaksan ko lang yung loob ko. Na, nagtanong ako sa kanya na, sir, paano ko ba maging successful? Kagaya niyo, isa lang po akong probinsyano. In-explain niya sa akin yung business.
Tapos ayun, naiintindihan ko naman dahil syempre hindi mawala sa akin yung kaba kasi siyempre mga Kristiyano tayo. Then kailangan natin naman ng opportunity para mabago yung buhay natin. Senior ko sa Google, tapos sa YouTube. And nakita ko naman na legit naman kasi 13 years yung nakita yung anniversary nila. Dito naman, may ipon naman ako nung that time na yun. Nakapag-ipon ako kasi pandemic noon, wala kaming uwian. Pero ang problema nga lang, yung pera. Then, nag-iipon ako ng pera, hindi ko nga alam kung paano ito gamitin. Kaya yun, nagpadala ako ng pera, ayun, kasi pandemic, hindi siya agad napadala kasi hanggang 5 PM lang yung Palawan. So, kinabukasan, nagpadala agad ako. Kinubukan ko lang, kaya ngayon nandito. Kaya next! Hi! I'm Coach Jelly Hipolito. I'm a former service crew. Ayun, nakita ko itong community na to sa pamamagitan ng kamusta. So, kinamusta ako ng stranger. Tapos sabi niya sa akin, saan daw ako? Ano bang ginagawa ko sa life? Tinignan ko yung profile niya. May mutual friend kami, yung sister ko. So, naniniwala ako na may purpose kung bakit kami nagkakilala. And that time, in-invite niya ako sa Zoom. Pumasok ako, hindi ako nakinig. Pero may nakita lang akong mentor natin na nagdi-discuss about sa shoes. Na gusto ko, sobrang ang laki ng shoes, kung magkano yung shoes, mga 80,000 ata. So, nagkaroon ako ng interest. Dahil dito, parang nakita ko kasi na kukuha ko yung mga gusto kong bagay sa life ko. Nabibigay na ng community na to, na kung kaya nila, mas kaya ko. So, ginawan ko siya ng paraan after 2 days. Yung 2 days na yun, kakaisip ko anong gagawin kong paraan, kung magsasanla ba ako, magbebenta ba ako. So, ang ginawa ko, may mga alahas naman akong natago, diba lahat yun, sinanla ko talaga. Tapos nanghiram din ako ng pera sa kapatid ko, yung kulang. Kasi talagang that time, yung tipong may pera naman ako, pero yung oras na yun, wala talaga akong pera. So may purpose din yun kung paano ko siya nagawa ng paraan, kung gusto ko talaga siyang gawa ng paraan. So alam ko, naniniwala ko na yung Diyos, binigay niya yun, parang event na, alam mo yung sinusubukan niya kung kaya ko ba. Kung nakaya ko, ikaw naman yung next. Kung nakaya namin, kaya!